gimana? Aljur. Ketemu si Aljur. Kamu bayar Riley. Aljur. Ba't kasi Aljur pinangala mo dito, pre? Sa buwa. Asa? Haji mo rin yun? So yung guys, welcome sa unang video ng channel na to. So ang iko-content ko sa channel na to is yung mga alaga ko. So ano, di sila syempre. Papakilala ko muna sila ngayon. Tapos kung saan ako nag ano, sino yung una kong alaga, paano ko sila inalagaan, paano ko maglinis ng bahay nila, mga feeders nila. Tapos Okay. Di naman kasi ganun kalaki yung mga alaga ko. Mga konti lang ang alaga ko, hindi gaya ng iba. So, ang akin lang naman is matuto ako. Tapos, matuto ako sa mga manonood. Tapos, ma-record ko sila. Kasi, nakakatuwang panoorin yung mga ibang channel na nakikita mo yung growth ng alaga nila. So, ako ba? Di, simulan ko muna sa pinaka-basic. So, simulan natin sa feeders. So, ito, ang aking feeders na tara, mealworm. So, yan sila, lulusog din nila, oh. Tataba. Medyo konti pa to kasi gaya na sabi ko, konti lang din naman yung alaga ko. So, ang gamit kong substrate nila is mga kahoy. Yung pinaka, ang substrate yung parang lupa nila kung nakapanood na kayo ng mga ibang channel. Okay. So, sana supportahan nyo to. Channel na to. Walay nyo, di ba? Lumaki channel natin. Nakatawa lang. Tapos yan. Mga mealworm. So, ang pinapakain ko sa kanila is gulay. Kaya na, may bawang pa nga. Tapos, syempre, pagka nagpapakain kayo ng mga feeders, lalo na yung mga gantong may substrate. Pagkalagay nyo ng pagkain, laging check nyo na kung kinabukasan, di ba nilagay nyo ngayon? Kinabukasan, i-check nyo rin siya agad kung ubos na or may tira pa. Kasi tatanggalin nyo yun. Kasi magmo-moist yun eh. Pag nag-moist yun, tinan nyo yung bandang part na yun. Oh. Magiging ganyan yung parang andumi. Pero ito hindi naman tumadumi, ano na lang yun. Tuyo yan. Okay. Kasi na-maintain ko naman yung humidity sa enclosure nila. Tapos, syempre, pagka may enclosure kayo, dapat isa sa pinakamahalaga dyan yung ventilation na tinatawag, yung mga butas. So, ang butas dapat hindi lang sa taas, gaya nito, taas. Meron din sila sa loob, yung sa gilid. Ayan. Cross ventilation ko tawagin. So, yan. So, hindi siya kulong, hindi siya magmo-moist. Kasi pag nag-moist to, magtutubig yung loob. Pag nagtubig yung loob, mababasa yung lupa, yung substrate niya. Panabasa yung lupa. Nani? Baka amagin. Pag inamag, pwede may chance na makontaminate yung pakain natin sa alaga natin. So, pwede sila magkasakit. Kasi, isa sa pinakamahalaga yung pakain. Kasi, siyempre, yun ang pinapakain natin sa alaga natin, di ba? Siyempre. Tapos, ito pa isa nating feeder. Ito. So, nandito tayo sa ating lagayan ng feeders. So, dalawa lang feeders ko eh. Gaya nga nasabi ko, paulit-ulit, no? Konti lang naman ang mga alaga ko. So, ito yung tinatawag na laterales or redhead running cockroach. Ano daw yun? So, makikita nyo, magkakaiba sila ng itsura. So, kita nyo yung mga maliliit and yung mga baby. Ang tawag dyan, nymphs, sila si plankton. Joke lang yun. Tapos, ayun, kita nyo yung mga itim na yan. Yung mga itim na malala, matataba. Yan, no? As you can see, English. Okay. May itlog sila. So, ibig sabihin, sila yung mga babae. Yan, no? Nakatuwa nga. Sila yung mga babae. Tapos, yung may pakpak naman, nasa na yun? Yung mga pogi. Ah, pogi! Diba, nagtago sila, oh. Nahiya sila, yan. Natawagan ng pogi. Yan. Ayun. Ayun, no? Kita nyo ba yun? Siyempre, hindi nyo nakita. Pumasok siya agad, eh. So, dito tayo. Ayan.
Ilaw, uy. Alam ba naman ang kamay to? Yan. Nawala tuloy. Bulok na. Ayan. Ah. Ayan. Ayan. Ayan, bilis. Ayan, estorbo na sila masyado. Basta yun, kita nyo yung may pakpak. Sila yung mga lalaki. So, yung mga lalaki, yan, at babae, dapat laging siyang namomonitor yung dami nila. Hindi naman lagi. Basta at least namomonitor nyo kasi may tendency na magpatayan sila, especially yung mga lalaki. Halimbawa, mas marami yung lalaki kesa sa babae. Magagawan yung mga lalaki para doon sa babae. Siyempre, parang fit, ano, survival of the, ano yun, di ba? Kahit nga dito sa tunay na buhay, di ba, nag-aagawan din yung mga lalaki sa babae. Charot. Oh, what the fuck you did? Corny. Tapos, siyempre, di, gaya nga nasabi ko, dapat mapanatili nyo yung enclosure nyo na dry. So, ang mga pinapakain ko dito is gulay, tsaka dog food. Yan, dog food. So, ang dami. Tapos, may ventilation pa rin siya para hindi siya amagin. Siyempre, ayaw natin na maglinis tayo, maglinis ng enclosure. Gaya nga nasabi ko, pagkalagay nyo ng pagkain, halimbawa, gulay, lagi nyo lilinisin siya sa susunod na araw kasi tag dito, mag-aamagin yun, tapos mamaya, pestehin pa yung enclosure nyo, mauubos ang feeder nyo. So, napakahalaga na ang feeder natin is yung ating alaga talaga. Hindi siya yung mga wild caught o mga nahuhuli. Though, pwede naman magpakain ng wild caught. Kaso, dapat alam yung hindi siya yung galing sa kanal. Kasi, imagine nyo yun. Alagang-alaga nyo yung mga alaga nyo yung gagamba. Tapos, yung napakain nyo is may bulate, may parasite. Di, may bulate na yung alaga nyo. May peste na yun. So, dapat alam nyo pa rin yung mga papakain nyo. Gaya nito, bas maganda siya na ganito, naalagaan nyo siya, kasi alam nyo yung kinakain ng pakain nyo. So, healthy. Magiging healthy rin yung alagaan nyo. Tapos, ano pa bang ano dito? So, egg tray. So, pansin nyo, egg tray kasi dito sila mamamahay. Parang ito yung subdivision nila. Tapos, patayo ko siya nilagay para pagtain nila, diretso laglag. Kasi kung ihihiga nyo yan, may ipon ang maiipon sa mga ganito. Yan o, may ipon lang siya dyan. May ipon yung dumi nila dyan. Tapos, mabilis masisira yung karton. So, palit kayo ng palit ng egg tray. Ano pa ba? Yun, ewan ko. Yung iba sigurong keeper, nilalagyan nila ng tubig. Sa akin, hindi ko sila nilalagyan eh. Ang ginagawa ko lang is gulay. Yung, halimbawa, ano ba tawag doon? Kamatis? Mga ganyan yung may mga moisture. Ilalagay ko lang ito. Tapos kinabukasan, tinatanggal ko agad. Parang yun ang pinaka-source of water nila. Kasi hindi naman sila agaya ng ibang hayop na kailangan lagi ng tubig. So, ipakalala ko na yung ibang mga alaga. Parang grounded yung ilaw mo, sir. Eh. Yan, ganyan. Ibaba mo na lang. So, ito. Ang ating Gramostola rosea. Pangalan niya sa akin ay sineso ko. Bakit? Why not? Kasi, di ba, ang coloration niya is parang reddish pag lumaki. So, ayan siya. Medyo maliit na siya sa lalagyan. So, hindi pa kasi nakabili ng substrate gawa na nag-lockdown eh. Ayoko rin naman magpala sana. Kasi haharangin lang din. So, yun. Pagka nag-enclosure kayo, lagi nyo siguradong meron kayong water dish. Para meron silang source of water pagka nauuho sila. So, yan niya siya. Ang cutie-cutie, no? So, bilisan na lang natin. So, sunod ay si... So, sumunod tayo dito. Yun. Medyo ano siya. So, ito ay re-house ko rin to eh. Pag nakabili na ako ng substrate. So, itong ating firewood. Ay! Hindi na po. So, hindi ko na siya ganong istorbohin. Kita nyo naman siya, di ba? So, itong ating firewood kung tawagin. So, ang pangalan niya ay Ran. Siya si Ran. Ang pangalan niya ay Ran. So, medyo kailangan na nito ng ano. So, hindi ko na siya storeboin kasi nag-flick na siya. Nag-ano na siya ng urticating hairs niya. So, bale, yan. Dito na siguro ano ito eh. Meron kasing dalawang uri ng tarantula. Ito ang tinatawag na Old World tsaka New World. So, siya ay isa sa New World.
Ang mga New Worlds is meron silang defense mechanism na tinatawag na urticating hairs o ano ba, para mga barbed wires, kita niyo mga balahibong 'yan. 'Yan oh. Ang galing. Ang galing ng camera, nag-focus. Ayan. 'Yan para mga barbed wire 'yan na pinapasabog nila, binabato nila sa hangin. Tapos pag dumikit sa balat mo, parang tawag dito, bulo kung tawagin, ano ba 'yun, tama ba oh? So, napakakatinon, guys. Kung sa ibang hayop, mga halimbawa, ano ba 'yun, mga aso, tatakbo na 'yung mga 'yun pagka nagbato sila ng urticating hair kasi matatalas 'yun. Tapos hindi mo pakita. So, kung may allergy kayo sa ano, urticating hairs o bolo, so pag-isip-isipan niyo muna kung mag-aalaga kayo ng New World. Tapos meron pang isang tinatawag na Old World. So, ang mga Old World, sila 'yung mga aggressive type na gagamba. Though hindi ko naman sure kung lahat sila ay aggressive, pero ang alam ko, lahat sila aggressive. Tapos, ang defense mechanism nila is nagtataas sila ng kamay nilang ganyan, oh. Tapos, pag nagtaas sila ng kamay na yun, ibig sabihin nun, huwag nyo silang hahawakan, huwag nyo silang lalapit, huwag nyo kustorbuhin. Tapos, wala silang urticating hairs, pero kadalasan sa kanilang species is mataas ang kanilang venom. So, ingat guys, hindi ko nire-recommend na i-handle yung mga tarantula. So, huwag na disturbing to at stress, baka may stress pa to. Yan, ang galing, di ba? Tuyo na yung water dish. Kahapon kasi nagpakain na ako eh. Inaayos ko na itong bahay nila eh. Binigyan ko na sila ng mga tubig. So, pakalala pa tayo ng mga dalawa or isa. Ito yung isa pa nating... Ewan ko kung Tacatel o Bracapelma pa rin siya ngayon. Kasi iniba yung species name niya eh. So, ito ang ating Bohomey o... Ang tawag dito? Bracapelma, Bohomey nga ba yun? Sorry. Ilalagay ko na lang yung text dito kung anong tamang species niya. Kasi, yan siya. Ang ganda niya, guys. Wala, tuyo na agad yung water dish niya. Gaya nga nasabi ko kahapon. Pero kita nyo naman yung substrate o dam. So, yan siya. Ang pangalan niyan ay si, siya nga ba si, siya si Abdul. So, ba't Abdul? So, kinuha ko siya sa Jojo Bizarre Adventure. Isa sa mga character doon. So, si Abdul kasi nagamit siya ng fire. Mga fire ganun. Tapos, tinan nyo yun, no? Parang apoy, hangangas. Abdul! So, ayun. Papakila pa tayo ng isa. Isa pa. So, hindi natin ito istorbuhin. So, ang ginagawa ko pala sa bahay nila, guys. Gaya ng mga napapanood ko sa mga YouTuber na nagko-content din ng tarantula. Ang ginagawa ko lang, half dry, tapos yung half dry, half wet. Kalahating basa, tapos kalahating dry. Tapos dun sa way water dish na side ko nilalagay yung medyo basa. Pero check nyo pa rin sa internet guys kung ano yung kanilang nature. Kung ano ba talaga sila, kung taga-desyerto sila. Mamaya taga-tubig pala sila eh. Ang nilagay nyo sila sa desyerto, di ba? Taga-tubig ang putik. So, yan. Pakilala natin yung huli nating bisita. Huli nating bida sa ating vlog. So, teka lang. So, ito ang sunod. Tara! Mag-focus ka. So, ayan siya. Ang ating pangalan nito, nalimutan. So, yun. Naisip ko na ulit yung species name niya. So, gaya ang nasabi ko, hindi ko rin sure kung Tacatel o Bracapelma pa rin to. Pero ito yung ating Vagans, kung tawagin. Bracapelma Vagans. Dati ang tawag sa kanya. Ewan ko kung may pa rin tawag niya. Kasi hindi updated. So, I do my research din. Gagawin ko rin yung research ko. So, as you can see, parang kailangan niya na rin ng rehouse kasi masyado nang malaki yung ating alaga para sa bahay na to. Medyo maliit na. So, gaya nga nasabi ko, kalahating basa, kalahating tuyo. So, kung nanonood pa rin kayo sa time na to, maraming salamat. At sa susunod, papakilala natin yung iba pa nating alaga sa video. Tapos, throwback natin yung mga dating picture nila nung maliliit pa sila. Tapos ngayon, kasi ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob mag YouTube channel na ganito. Na-inspired lang ako kay Gorby Exotic, kay Skate Supelma.
sa napapanood ko sa Dark din, mga ganyan. So, nakakatuwa lang kasi guys na na-share nila yung kanilang hobby o saan sila masaya. So, gusto ko lang din sana i-share ko saan ako masaya. Tapos, ano pa ba? Mahalaga. So, maraming salamat at sana mag-like and subscribe kayo sa channel at salamat! Weeb Weber!